Magandang araw sa ating lahat, mga boxing fans, saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na siyang itatopic natin ngayon ay ang bakbakan sa pagitan ni Jaime Munguia kontra Sergey Derevyan Chinko. Ang kanilang fight schedule po ay sa Hunyo Ajis, doon gaganapin ang bakbakan sa Toyota Arena, California. Mapanood po ito ng live sa DAZN, under po ito sa Golden Boy promosyon na Oscar De La Hoya. Okay, mga kaibigan, kung bago ka palang napanpad dito sa ating Munting Channel, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan niyo ang ating Munting Channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Bago ko ihayag ang sarili nating prediction at fight analysis, mga kaibigan, mas mabuti siguro na atin munang alamin ang kunting mga background dito sa magkabilang panig. At nang sa ganun, mga kaibigan, malalaman natin kung sino ang liyamado at lihado dito sa bakbakan. Unahin natin ang sa panig nitong Ukrainian na si Sergey Derevyan Chinko. Ang boksingerong ito, bago ito pumasok as a professional boxer, siya po ay dating Olympian. Sa ngayon, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada po ito na 14 wins with 10 wins coming by way of knockout, may 4 na talo. Walang naitala po na tabla. Sa kanyang 4 na pagkatalo, natatalo lamang ito sa pamamagitan po ng puntusan. Sa ngayon, may edad ito na 37 anyos at ang height ng boksingerong ito ay 5 foot and 9 inches na may reach na 67.5 inches. May knockout ratio na 55.56. Orthodox naman ang kanyang stance. Huling lumaban ang boksingerong ito, Hulyo 30, 2022, nakalaban ito si Joshua Conley na kung saan ay panalo ni Sergey Derevyan Chinko ang laban sa pamamagitan po ng unanimous decision, schedule 10 rounds. Pagdating sa karanasan ng boksingerong ito, mga kaibigan, nakailang ulit na po ito napalaban sa isang world title bout bilang challenger. At ang mga matitinding nakalaban po nito dyan sa middleweight division, 2018, nakalaban nito si Daniel Jacob na kung saan nalasap ni Sergey Derevyan Chinko ang talo sa pamamagitan po ng split decision. 2019, nakalaban naman ito ang halimaw ng Kazakhstan, walang iba kundi si Gennady Triple G Golovkin, na ipanalo lamang ni Golovkin ang laban kontra Sergey Derevyan Chinko sa pamamagitan po ng unanimous decision. Take note, napabagsak ni Golovkin itong si Sergey Derevyan Chinko. Ngunit, para sa akin, mas lamang sa patama si Sergey Derevyan Chinko sa laban niya kay Golovkin. Katunayan, nahihirapan dito si Golovkin, mga kaibigan, lalo na sa mga body shot na pinakawala ni Sergey Derevyan Chinko. Napakaganda po ng laban kung inyong gustong panoorin. Noong 2020 naman, napalaban itong si Sergey Derevyan Chinko sa pamamagitan po ng isa siyang challenger kontra Germal Charlo. Natalo ulit siya sa pamamagitan naman ng unanimous decision. Alam naman natin kung sino at ano itong si Germal Charlo. 2021, napalaban naman itong si Sergey Derevyan Chinko kay Carlos Adames na kung saan majority decision, natalo po si Sergey Derevyan Chinko. Yan po ang mga nakalaban ni Sergey Derevyan Chinko na mga matitindi dyan sa middleweight division, lalo na si Triple G, Germal Charlo at Daniel Jacob. Pagdating naman sa skills nitong si Sergey Derevyan Chinko po, mga kaibigan, siya po ay para sa akin, siya po ay technical fighter na kung saan taglay nito ang husay sa pagbato ng mga jab at mga kombinasyon. Maganda ang kanyang upinsa at dipinsa. Napakamagalaw nito. Ginagamit ang footwork na kung saan kaya bumato ng suntok sa iba't ibang anggulo. Taglay din ito ang hand speed, volume. Sa panig naman ng Mexicano na si Jaime Munguia, itong boksingerong ito, nag-world champion ito sa super welterweight division. 2018, nakamit ni nasungkit ni Jaime Munguia ang WBO doon sa super welterweight division, na kung saan po, mga kaibigan, 5 dipinsa matagumpay niya na naipanalo. At tumas ito ng timbang, which is dito na nga po sa
middleweight division. Sa ngayon, may impresibong kartada naman itong si Jaime Munguia na 41 wins with 33 wins coming by way of knockout. So, knockout artist po itong si Jaime Munguia. Undefeated, may edad lamang na 26 anyos at ang height ng boksingerong ito ay 6 foot flat. Huling lumaban naman itong si Jaime Munguia, November 19, 2022, nakalaban ito si Gonzalo Gaston Correa na kung saan ang itinagal lamang ni Correa sa laban nila ni Munguia ay 3rd round na knockout po si Correa, mga kaibigan. Pagdating naman sa skills nitong si Jaime Munguia, mga kaibigan, isa po itong boxer-puncher. Taglay nito, ang husay din sa pagbato ng mga jab at mga kombinasyon, hand speed with power. Marunong gumamit sa kanyang height and disadvantage, may counter-punching ability. Pwede siya maging pressure fighter style, defensive style, may pagka-agresibo din ang boksingerong ito. Speed at power ang isa talaga sa susi. Pagdating naman sa tibay ng boksingerong ito, mga kaibigan, matibay ito. Take note, dahil isa itong boxer-puncher, willing ito sa tututo na bakbakan. Comparison po tayo. Pagdating po sa karanasan, masasabi kong dito sa middleweight division, llamado si Sergey Gervasenko. Oo, sa karanasan, yan lang sa middleweight division. Sa panig naman ni Jaime Munguia na kung saan na world champion po ito sa super welterweight division, hindi na rin po ito pwedeng sabihin natin na kulang sa karanasan dahil na world champion nga po ito. So, karanasan din itong si Jaime Munguia. Pagdating naman sa edad, mga kaibigan, nasa prime si Jaime Munguia, 37 anyos na itong si Sergey Gervasenko. So, nasa kanyang father time na si Sergey Gervasenko, mga kaibigan. Pagdating naman sa height and disadvantage, yamado talaga si Jaime Munguia. Pagdating naman sa knockout ratio, mas mataas ang knockout ratio ni Jaime Munguia, which is 80.49%. Sa panig naman ni Sergey Gervasenko, 55.56%. Huwag maliitin ang power ni Sergey Gervasenko. Dahil kahit sabihin natin mataas ang knockout ratio ni Jaime Munguia, may power din ang Ukrainian na si Sergey Gervasenko. Lalo na yung mga body shot nito, mga kaibigan. Makamatikman ni Jaime Munguia yan sa pagbaka na ito. Ngayon, dito tayo sa skills. Pagdating sa skills, mga kaibigan, technical fighter kontra boxer puncher. Anong pinagkakaiba ng boxer puncher doon sa technical fighter? Ang technical fighter, pinapanatili, malimit sa technical fighter, mga kaibigan, pinapanatili nila ang kanyang distansya sa kalaban. Sa panig naman ni, sa side naman itong si Sergey Gervasenko, mid-range, napaka-epektibo, which is yung kanyang suntok nga po na kung saan kayang bumato nito ng suntok sa iba't ibang anggulo. Oo, sa long range naman, epektibo din ang kanyang galawan. Sa panig naman ni Jaime Munguia, boxer-puncher, marunong din o may defensive style din ang boksingero ito. Marunong din gumamit sa kanyang height and reach advantage, lalo na yung kanyang jab, yung speed. Double jab at yung straight, mga kaibigan. So dito, hindi magkakalayo ang kanilang skills. Okay, prediction na tayo. Mga kaibigan, para sa akin, Jaime Munguia by split or unanimous decision. Diba knockout artist itong si Jaime Munguia? May posibilidad na makapagpa-knockout na sa ngayon itong si Jaime Munguia dito kay Sergey Gervasenko. Bakit? Dahil po, nasa kanyang father time na, which is matanda na itong si Sergey Gervasenko. Sana nga itong si Sergey Gervasenko sa araw at oras ng kanyang laban kay Jaime Munguia, nasa 100% po ito. Sana ganun ang body condition nitong si Sergey Gervasenko. Kaya sa panig naman ni Sergey Gervasenko, mga kaibigan, alam naman natin na dehado siya dito. Pero dahil may skills ito, gamit ang kanyang karanasan, hindi po kagulat-gulat kung sakaling maka-upset itong si Sergey Gervasenko kay Jaime Munguia. Sa knockoutan man yan o sa puntusan. Bakit nabanggit ko ang knockoutan dito sa isang Sergey Gervasenko? Mga kaibigan, body puncher ito. Hindi ko alam kung kakayanin ba ni Jaime Munguia ang mga body punching na gagawin nitong si Sergey Gervasenko. Dahil kung aking naalala, napalaban si Sergey Gervasenko kay Gennady Golovkin,
Para sa akin, na-expose doon si Gennady Golovkin kay Derevyanchenko. Nahihirapan po talaga si Golovkin, iniinda ni Golovkin. Eh ngayon, ito si Munguia naman, matibay ito, kumakain din ito ng kamao. Pero iwan ko lang kung sa katawan, kakayanin niya ang mga body pants na pakawalan ni Sergey Derevyanchenko. Sa tingin ko, para mapiho ni Jaime Munguia ang panalo sa pamamagitan po ng puntusan or knockout, ipanatili niya ang kanyang distansya. Gamitin niya ang kanyang height and disadvantage. Gamitin niya yung kanyang double jab sabay straight. At nang sa ganun, mahihirapan itong si Sergey Derevyanchenko na makapasok o makalapit kay Munguia. Kasi sa tingin ko mga kaibigan, dahil sa mas matangkad si Jaime Munguia, ang malimit na pumapasok dito ay yung mababa ang height. Kasi hindi siya makabot kung sakaling lalaban siya ng distansyahan. Kaya dito sa pagbaka na ito mga kaibigan, bagamat dihado itong si Sergey Derevyanchenko, tandaan natin, technical fighter ito. At higit sa lahat, may karanasan. Kaya di nga kagulat-gulat kung sakali magawa ni Sergey Derevyanchenko ang ma-upset itong knockout artist ng Golden Boy Promotion na si Jaime Munguia. Di kagulat-gulat. Kaya abangan natin dahil tiyak tayo na talagang ma-aksyon ang labanan na ito mga kaibigan. Hanggang dito na lamang ito po Andong Sports PH. Maraming salamat po.